Makakasama araw-araw sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Walang iba, kundi... Ako to! Si Chang Ami! Magandang hapon, Pilipinas! Kamusta po kayo mga kaserbisyo? Welcome po sa programang Ako To, si Chang Ami. At sana po'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Lalong-lalo na po, nako yung ating pong mga kapamilya na sobra pong naapektuhan itong bagyong Christine. At dito po tayo sa... Teleradyo Serbisyo at DWPM Radyo 630 ay patuloy pa rin pong nagbibigay serbisyo sa lahat po ng ating pong mga kababayan. Tayo pa rin po ay nakatutok sa Northern Luzon. Sa malaking bahagi po ng Northern Luzon na naapektuhan nga po nitong bagyong Christine. At dito po sa ating programa ngayong hapon, ako eh wala po muna tayong ano, Chang Ami Presents na drama. Dahil marami pa rin po tayong mga kaserbisyong tutulungan sa pamamagitan po ng ating himpilan na nangangailangan po ng tulong. Lalo na po yung mga lugar na naapektuhan ng bagyong Christine, dyan po sa Bicol, sa Quezon, sa Cavite, Laguna, Rizal, sa Cagayan, pati na rin po sa Isabela at sa Baguio. Ganon din sa Batangas. Naku, napakarami po talaga. At alam po natin na ang iba po sa ating mga kaserbisyo ay nagbigay na po ng kanilang mga tulong. Maraming salamat po. At marami pa rin po ang nangangailangan ng tulong. Kailangan po ng mga may init na pagkain. Yung pong mga damit, ganun din po yung mga kumot, jacket, yan po. Dahil talagang wala pong na, yung iba po, karamihan sa ating mga kaserbisyo ay talagang wala pong nasalba sa kanilang mga gamit sa biglang pagtaas nga po ng tubig na dulot ng matinding pag-uulan itong si Bagyong Christine. Ako sabi ni Fernando Marcos sa Las Piñas daw, grabe din ang baha. Ako ingat-ingat po kayo. Marami pa rin pong mga lugar ngayon ang wala pong kuryente at yung iba'y nakatutok po sa kani-kanilang mga transistor radio. 630 kHz po, dyan po ninyo kami matatagpuan. Ang DWPM Radyo sa Istrenta at live streaming naman po sa Teleradyo Serbisyo sa ating pong YouTube channel. Ganon din po sa mga cable providers dyan po sa inyong lugar. Ito po ang programang Ako To, si Chang Ami. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Patuloy pa rin po tayo magbibigay ng mga update dun po sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Christine. At pag-uusapan din po natin ngayong hapon ang kahalagahan din po ng ating mental health, lalo na sa panahong dumaranas po tayo ng mga mapapait na pangyayari tulad na lamang nga po itong pananalasa ng bagyo. Kasi marami po talaga ang naapektuhan at marami rin po ang hindi nabibigyan ng tamang kumbaga, pagtingin at pagtugon dun sa kanilang mga pangangailangan when it comes to dealing with trauma. Yan, yung proseso po nito, ating pag-uusapan kung paano natin na pwedeng maging stable ang ating mental health, lalo na kung may mga ganitong pagsubok sa ating buhay. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kamusta rin po sa mga, nako, I'm sure nag-aalala yung ilan sa mga kababayan po natin na nasa abroad. Kung may mga mensahe po kayong nais iparating sa inyong mga kamag-anakan po dito, maaari po kayong magpadala sa ating Viber number 0919278300.
Dahil alam po namin, marami sa inyo ang inaalala, ang inyo pong mga kamag-anak dito sa Pilipinas na naapektuhan ng Bagyong Christine. So pwede po kayong magpadala ng mensahe po sa aming Viber number. Text lang po ha, message lang. 0919-278-3000. At kung may panawagan din naman po kayo, pwede po kayong tumawag. Ang linya po natin ay 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Pwede po kayong tumawag dyan at pwede po ni natin na pwede po kayong manawagan sa inyo pong mga kamag-anakan or kung meron po kayong mga kapamilya na nais pong mapuntahan at ma-rescue, pwede po kayong tumawag dyan sa mga linya natin. Kamusta po sa lahat ng ating pong mga kaserbisyo na nakatutok sa ating live stream? Ilang araw natin silang hindi nabate kasi kami po ay naka-special coverage. Pero maraming salamat po dahil patuloy ang inyo pong suporta at pakikinig sa ating pong himpilan. Si Mami Teresita Atienza present na, si Nona Damian. Si Vina Hermohino, happy weekend siyang Ami. Maulang hapon pa rin po dito sa Subic Bay, Zambales. Uy, mag-ingat po kayo ha. Congratulations daw at sa buong Showtime family sa mga presentation sa Magpasikat. Ay, nako talaga. Thank you, Lord. At natapos na po ang limang araw nang wala pong nangyaring kahit na anumang pong problema o sakuna na itawid po ng lahat ng bawat teams. Kaya thank you, Lord, talaga. Si Roberto Clemente, sabi niya, watching from Kalumpit, Bulacan. O kamusta po yung mga kababayan natin dyan sa Bulacan? Si Micaela Abuel, bumabati rin. Si Estrella Garcia. Si Maria Dulce Orate. Present then watching from Taytay Rizal. Si Ann Emerald Penny. Si Tita Lina Ho, present na din. Si Val Valerio. Nona Damian. O si Tita Lina ho, sabi niya, have a safe and blessed Friday mga kaserbisyo. Watching sa YouTube. Aba, ay listening din sa radio sa Palaridel, Bulacan. Medyo umaaraw-araw na daw po ngayon sa Taytay Rizal. O good news yon. Yes, nandito na ako, present. Hinahanap ako ni Maria Dulce Orate. Nandiyan ka na ba siyang Ami? Opo, nandito na po. Pati na rin si Estrella Garcia. Si Tita Cory Alejandro, blessed afternoon Chang Ami. Natapos na ang magpasikat. Opo. Si Alicia Palomo. Tita Alicia, salamat po. Happy blessed Friday. Kay Chris John Gatbonton. Si Mommy O. Hi Chang Ami. Hello. Good afternoon din kay Joseph Kyle Edip Official. Kay Owa 27, ako nasa Tanawan, Batangas. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa Batangas. Mula naman sa Whit Sunday, Queensland, sa Australia. Si Carmelito Alcantara. Stay safe everyone, sabi naman ni Care Dan. Maraming salamat. O mamaya po ay babatiin ko pa ho ang iba sa inyo. Pero magbe-break lamang po tayo at sa ating pong pagbabalik ay may makakausap po tayong isang psychologist para po tulungan tayo in dealing with trauma at yun pong ating mental health kapag ganito pong tayo po ay may mga pinagdaraan ng mga sakuna sa ating pong pamilya. Diyan lamang po kayo at magbabalik po ang ako to, si Chang Ami, 61 days po bago magpasko. Tanggap po muna tayo ng mga pag-uulat, mga motoristang hindi pa nakakapagparehistro ng kanilang mga sasakyan at hindi pa nakakapag-renew ng lisensya, hindi daw muna pagmumultahin ng LTO dahil nga po sa Bagyong Christine. Alamin natin ang detalye mula kay
Tricia Lindo. Tricia, magandang hapon. Ang AMI sa inilabas na memorandum ng Land Transportation Office kasama sa mga hindi muna papatawan ng multa sa mga nahuli sa pagpaparehistro ng sasakyan ay yung mga mapapaso ng rehistro sa yung buwan na taon. Samantala sa mga lisensya at yung mga mapapaso mula October 31 to October 31, 2024. Tatagal ang pagpaparehistro ng November 8 at bisan ng lisensya at rehistro na kapatang sa sabing araw ay palawigin rin hanggang November 8. Ito yung pagbibigyan ba protektuhan ng bagyong Christine kung saan nationwide ang coverage ng memorandum na ito. Ipagpapatuloy ang paniningil para sa mga sasakyan at motor na nabili mula October 21 hanggang 31, 2024 to the working day matapos ang November 8. Sa servisyo mo sa LTO Trisha Lindo para sa Teleradio Servisyo at Radyo sa East 30. Maraming salamat, Trisha Lindo. Kaservisyo Live Report. Report. Hagupit ng Bagyong Christine. Oras nga po natin, 3:21. Sa punto pong ito, pumunta muna tayo sa Batangas para makahingi lamang po tayo ng update sa sitwasyon po nila dyan. Nasa linya ng telepono natin si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr. Colonel, magandang hapon po. Si Chiang Ami po ito sa programang Ako To Si Chiang Ami. Kamusta po ang Batangas, sir? Chiang Ami, magandang hapon po at sa lahat ng taga-subaybay po. As of now, ma'am, we are on the retrieval operations mode. Opo. At kasalukuyan nandito po tayo ngayon sa Talisay, Batangas, na kung saan ito po sa isa po ito sa mga major areas of concern namin nang humagupit po ang Bagyong Christine po. Nangyari pong landslide, tama po ba, dyan sa Talisay? Yes ma'am, ito po yung lugar na nag-suffer ng landslide na kinamatay po. As of this hour ma'am, meron na po kami 15 na confirmed death dito sa Talisay at kasalukuyan nire-retrieve po yung mag-ina, no? Okay po. Dito pa, kung ito yung ma-retrieve namin, ma-establish yung identity ay maging 70 na po. Yung landslide po ay nangyari kahapon, tama po ba? Yes ma'am, nangyari po ito sir? Ma'am at around 5 o'clock ng hapon. Nung kasagsagan po ang ulan dito dito sa Batangas o sa area ng Talisay around 4:30 ng hapon. So after ng buhos ng ulan ma'am, as we have observed dito sa ridge ng Tagaytay, meron po mga pockets of erosions no ng mga bato at saka lupa. At alam naman po natin na pag tayo nasa Tagaytay Ridge pa, pag nakatingin tayo sa lawa, ang mga towns na nasa baba ay Talisay at Laurel. So dito po ang pagsakan po ng mga gumuho at dito rin po marami nagu ang mga kabayan dito sa barangay Sampalok ng Talisay, Batangas po. Kung din po sa Laurel ay may mga naapektuhan din po? Yes ma'am, as of latest text from the Chief of Police sa akin ngayon lang a few minutes ago, meron na pong siyam na confirmed death doon sa tumaas pa ho. Bayan po ng Laurel, yung katabi nitong Talisay po. May naulat na po ba na nawawala pa rin sa mga oras po na ito, Colonel? Ma'am, ang confirmed death po for Batangas for the whole trap 34, meron po kaming hinahanap ang mga 11, no? Ang ating mga investigator, ma'am, ay wala pa pong pagkakakilanlan itong 11 po, tama po ba? Initially ma'am, negative pa. Meron lang mga reported sa mga barangay, kaya nga yung mga investigator natin ay pinakoordinate natin sa lahat ng mga barangay captains to check on their constituents kung sino pa yung unaccounted pa para makonsider namin sa search and retrieval efforts po ng Batangas PNP. Opo, sir. Alam po natin na tayo po talaga ay isang bansa na lagi pong dinadaanan ng bagyo, no, sir? At saan po sa palagay ninyo nagkulang tayo dito sa pagpapaalala sa mga kababayan po natin sa Talisay, sa Laurel at ganun din po sa iba pang lugar sa Batangas? Kasi po alam ko po nung bandang mga umaga ay nagsisimula na po yung mga evacuation eh.
Yes, ma'am. Ang areas kung concern natin, ma'am, maliban sa Laurel and Calisay, ay Demery and Calatagan. Meron din po doon. Doon, yes, ma'am. Doon po sa tanong po ninyo, saan posible tayo nagkulang. Actually, ma'am, during the pre-disaster risk assessment meeting namin with PDRRMO, opo, ang in-place po na protocol ay EPR Bravo, na kung saan ay pinapa-implement yung preventive evacuation, preemptive evacuation. Opo, sir. And kadalasan po, ma'am, based sa experience natin dito, opo, sa mga residente dito sa coastal town, opo, ng Taal Lake, ang unang nililikas po ay yung mga nasa coastal town. Opo. Na ay nasa coastal barangay. Hindi masyado nilang naalintana yung nandito sa mga sa baba ng Tagaytay Ridge, dito nga sa bundok dito. Opo, oo. For the first time, ma'am, as per accounts ng mga residents dito, noon lang sila nakaranas ng ganung volume ng ulan. Oho, at yung maraming tubig talaga at walang tigil po. Opo. Yes, ma'am. That's probably based doon sa makita namin dito sa Tagaytay Ridge, sa ibabaw po ng Talisay, meron po mga erosions na paunti-unti. Nakita po natin yan dito sa kalsada ng Talisay going to Laurel. Puro po boulders at saka mga puno po ang nandito. Dito po sa barangay Sampaloc, ma'am, more or less 10 feet na mud with boulders ang aming nire-retrieve ngayon dito. Opo. Sa bali, ano po, sir, sa bilang po ninyo, ilan na ang total po na namatay na mga kaserbisyo natin dyan sa buong Batangas po? Sa kababayan natin, ma'am, o sa PNP? Sa buong Batangas po. Sa buong Batangas po, ma'am, ayon na sinabi ko, mga 34 na po. 34 na. Meron pa kami. Okay. So, yes, tumaas ma'am, pa ho ng isa. Confirmed death. Mm-hmm. Opo. 34 na po, ma'am, meron pa kaming nag-effort pa kami sa 11 pa na missing. Hopefully, we can see a clear figure on this, no? Data on this 11 missing. Opo. Sir, ibibigay ko po sa inyo yung pagkakataon na baka meron pa po kayong nais na iparating sa mga kababayan po natin dyan sa Batangas, dahil alam ko po kung gaano rin po kahirap yung trabaho po ninyo, sir, sa mga panahon na ito. Baka meron pong ilan sa mga kababayan natin ang nais din pong magbigay ng tulong po sa inyo, or kung ano pong nais nyo iparating pa sa mga taga Batangas po. Ma'am, sa aming kababayan dito sa Batangas, ma'am, we are actively supervised by our governor, Governor Dodo Mandanas, sa pamamagitan ng aming provincial DRRMO. At lahat po ng pangailangan, lalong-lalo na sa mga heavy equipment, natutugunan naman po pansamantala, ma'am. Opo. Ngayon, ang effort po ng ating mga LGU ay ma-provide ng pagkain yung ating mga kababayan na sa evacuation centers. Mm-hmm. At yan po, ma'am, ay tinutugunan naman po ng mga LGUs natin. And kung meron mang gustong tumulong po na opo, para yung mga kalapit po na lugar ninyo dyan sa Batangas po na nais magparating ng tulong, sir. Yes, ma'am. Idadaan lang po natin sa incident command incident monitoring team ng bawat munisipyo for proper check-in, ma'am. Kasi yung DRRMO ng bawat munisipyo, sila po nakakaalam kung saan po ang priority na barangay na pwedeng bibigyan po ng tulong para hindi po tayo magkalabo-labo dito ng relief operations kung meron man. Opo. Yung po bang mga nasawi po ba, sir, ay karamihan, matatanda po ba? Meron po nga yung sa 33 namin, ma'am, meron po nagkaroon ng cardiac arrest, drowning. Okay, mm-hmm. May mga bata. The bulk nga po, ma'am, nangyari yung sa landslide talaga. Wherein yung mga mag-anak ay nasa loob ng bahay sa kasagsagan ng ulan. Mm-hmm. Yun nga, sa kasamang palad, opo, dumaos-dos po yung bundok, may kasamang bato, tubig at saka mga puno na-approve po dito sa galing sa taas ng Tagaytay Ridge. Ang aming pong pakikiramay sa mga naapektuhan nga po nitong bagyong Christine. Sir, maraming salamat po sa oras at sa update po na binigay po ninyo sa amin. Pwede po kayong tumawag sa amin dito anytime po, ha, sir, kung meron pa po kayong mga nais na ipaanunsyo at iparating po sa mga kababayan natin dyan sa Batangas. Sir, maraming salamat po at mag-iingat din po kayo, ha?
Salamat po, Tsang Ami. Maraming salamat po sa iyo. Thank you po. Yan po si Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., ang Batangas Police Provincial Office ng Talisay. Napakahirap po talaga kapag yung ganito pong bagyo na tayo po ay nawawalan ng mga mahal natin sa buhay. Kaya sa ating pong pagbabalik ay pag-uusapan po natin yung trauma na nagiging dahilan po ng mga ganitong mga pangyayari sa mga buhay po natin. Mga kasama po natin ang isang psychiatrist, si Dr. Catherine Tan. Sa po yan ng Ako To, si Tsang Ami. May nakikinig sa'yo. Ako to, si Tsang Ami. Kayo po'y nakatutok sa programang Ako to, si Tsang Ami dito po sa DWPM Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Oras po natin 3:35 na ng hapon at makakausap po natin via Zoom ngayong hapon si Dr. Catherine Tan. Siya po ay isang psychiatrist. Doc, magandang hapon po. Si Tsang Ami po ito at welcome po sa ating program. Good afternoon, Tsang Ami, at ating mga viewers and listeners. I hope everyone is safe. And then sa ating mga rescue operations din, we wish everyone is well and everyone is safe. Oo, dahil mahirap din po yung kanilang kalagayan, hindi po ba? Yes, definitely. Eh, sa tuwing ganitong meron po tayong nararanasan na mapanalasang bagyo, ano po ba yung karaniwang epekto, Doc, sa emosyon at sa pag-iisip ng tao? Kasi alam naman po natin ay hindi ito nabibigyan ng malaking pansin. Kadalasan ang tinitignan talaga ay yung physical health, hindi po masyadong binibigyan ng atensyon yung mental health po ng marami sa mga kababayan po natin. Well, definitely. Actually, I would say both coincides together eh, yung physical at yung mental health opo, natin. Okay po. Pero ano, for cases like this, ang binabantay natin would be symptoms of anxiety, perhaps opo. Also depressive mm-hmm. symptoms, and then we are also watchful for possible symptoms of trauma. So it could be presented with like difficulty sleeping, hypervigilance. So yung reaction natin ay very distressing pag halimbawa yung sitwasyon ay reminding us of a particular traumatic experience. Pwede rin na may tendency tayo to avoid any particular situation that would remind of that traumatic experience. Pwede rin tayo na nagkakaroon ng intrusive thoughts, even nightmares din. And then of course, meron din tayong symptoms na we might not be able to recall certain memories or details ng mga experiences na to. And then meron ding untoward feelings or yung mga emotional dysregulation din na nararanasan ng mga patients natin experiencing trauma. Mm-mm. At napakahirap pagka ganoon, lalo na kung ikaw ay isang, actually para sa lahat, hindi lang sa magulang, pati sa anak, lalo na kung ang insidente ay yung bigla kang nawalan ng mahal sa buhay. Definitely. So aside from psychiatric conditions or even yung mga sa psychiatric symptoms natin, so kung earlier we were talking about loss of life, so kung halimbawa, it's not just property, pero loss of loved ones then there's something that we also call bereavement. So tayo ay dumadaan sa proseso ng mourning pag may loved one din tayo na nawala o namatay. Ang pinakamahirap po din dito, Doc Catherine, ay yung proseso syempre ng pagbangon. Kasi hindi yun ganun kadali. May pagbangon sa kalagayan o sitwasyon ninyo dahil yung inyong tahanan ay naapektuhan, may mga nasaktan, ang daming aspeto na i-consider at hindi ganun kadali pag sinabi mong, uy, bangon ka na, dapat kaya mo na yan. Hindi pwedeng ganun, Doc eh. Well, Tsang Ami, you are spot on. So, yung pagbangon,
Well, tayong mga who are safe and sound naman, we would like to understand ano yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga sa lugar na malalaki yung mga pinsala. Mm-mm. So, we would like to exercise empathy na hindi basta-basta nga tayo makakabangon, lalo na kung halimbawa yun ang yung naranasan nila ay napakaseryoso. Pero ano, at the same time, eventually kailangan din natin mag-rebuild. Mm-mm. So, yung maganda tungkol sa mga Pilipino, we're very resilient. Totoo naman. Pero minsan din ang pinag-uusapan, ano, hindi basta-basta resilient, pero sana nagpre-prepare din tayo. Pero ano din, sana maging supportive tayo sa isa't isa. So nakikita nga natin maraming rescue operations, hindi lamang sa gobyerno, pero sa mga private citizens natin. So nandun yung sense of community. Nakakatuwa nga, like ako personal experience ko, kasi kagabi, I almost got stranded sa ano sa clinic namin. Mm-mm. And ano, so somebody was able to pick me and my co-employee up. Tapos yung habang umiikot kami para umiwas sa mga kalsada na nabaha. Binabaha, nagtatanungan yung mga tao na ano, pwede ba dumaan dito, saan pwedeng dumaan. So nagkakaroon ng cooperation. So may bayanihan pa rin. Oo, tulungan, yes, may bayanihan. Yes, kakatuwa tingnan. Kahit ganito yung sitwasyon natin. Kahit na minsan recently. Parang iisipin mo, Doc, di ba? Parang ang dami ng masamang tao ngayon, pero meron at meron pa ding mga mabubuting tao na nakasalubong mo, tutulong, handang magbigay ng tulong na hindi na iniisip kung kaya ko ba to or ano, di ba? Parang tutulong na lang. Yes. And ano din, kahit halimbawa, not necessarily naman nagbibigay ng physical ano tulong. Oo. Pero even the support, even the prayers matter. Yes, oo. Totoo yan, Doc. Kasi minsan talaga, may mga sabi nga nila, may iba't ibang paraan tayo ng pagtulong sa kapwa. Maaring hindi ka man makatulong financially, di ba? Pwede kang tumulong sa panalangin, sa pagkamusta. Doon sa taong siguro matagal mo nang hindi nakakausap o natatanong kung kamusta ba siya. Kasi sabi nga nila, mahalaga daw na pag tinanong mo ang isang tao, okay ka ba? Kasi minsan pag ganun lang ang tanong, ang laging sagot, di, okay lang, pero deep inside, hindi naman pala okay, Doc. Yeah. So, ano, Chang Ami, you pointed out nga na, ano, let's start first with, itatanong natin nga, kamusta ka na ba? Mm-mm. Ano mga kailangan ninyo? Mm-mm. And, ano, yung na-point out ninyo, may isang technique na ginagamit namin, we ask open-ended questions para mas makaka-voice out yung ating friend, loved one, or mm-mm. alam natin na may pinagdadaanan. Kaysa itatanong nga natin na close-ended, which is answerable by yes or no. So, make it open-ended. And then, sana din, ano, maging non-judgmental, willing to listen naman, and be supportive naman din. We would like to try to understand ano yung pinagdadaanan ng taong ito. Pero, like I also mentioned earlier din, importante yung physical needs din ng mga kababayan natin. So, ano, we would like to prioritize, especially this time being na kailangan we allow our kababayan to be safe muna. Mm-mm. So, ano, kailangan ano mag-evacuate nga tayo sa mga safe areas, provide yung mga basic needs ng mga kababayan natin. And then, of course, ano, make sure na yung mga hygienic needs din nakukuha nila. So, very basic needs at least. And then, when we assure yung physical safety na ating kababayan, that's the time that we can also address yung mga health needs nila. Apo. So, kung halimbawa, there are situations naman, nakikita natin, may nararanasan na ang ating mga loved ones who went through ito mga disastrous events na apektado na tulog nila, apektado na yung physical well-being din nila. So sometimes they can feel yung mga anxiety symptoms, mataas yung blood pressure nila, mm-hmm. nagkakaroon ng hyperacidity because napaka-stress, under stress yung katawan nila. Sumasakit ang ulo, doon, ganun. Yes, exactly. And then halimbawa din nakikita natin yung functionality ay affected na rin. Then aside from giving that support and that sense of safety, perhaps kailangan nila magpakonsulta na sa mental health professional.
Marami rin po sa ating mga kababayan ngayon ay mga nasa evacuation center at nanonood po at nakikinig sa atin. Siguro, Doc, baka pwede ka lang magbigay ng mga simpleng paraan para maayos o ma-sort out, kumbaga, yung iniisip nila. Kasi syempre, at this point na may nangyari sa kanila, nawalan sila ng tahanan, nawalan ng mahal sa buhay, parang napakahirap gawin yung, ano ba yung unang hakbang? Ano ba uunahin ko? Yung sarili ko ba? Or paano yung mga kapamilya ko? Well, pag tayo ay nasa pinsala, well, make sure everyone is safe muna. Physically safe. And then from there, kailangan din na make sure nga na kumpleto din yung mga physical needs din ninyo. And then overall, pag halimbawa, we are at that situation, well, number one, we would like to allow ourselves to calm down. Although understandably, yung sitwasyon na yan, we all recognize it's a very stressful event. Mm-mm. So you are allowed to feel stressed. You are allowed to worry. It's part, definitely part of ano yung pinagdadaanan natin. Pero take a breath din. Oh. So one way that we apply para tayo ay makarelax ay we do box breathing. Ano which is yan, prolonged inhale and exhale. So you can try this by inhaling 5 counts. Or make it like 5 seconds and make it quite slow through your nostrils and then hold. And then you would exhale 5 counts through your mouth. And then do that repeatedly. Kasi kung halimbawa, we slow down and prolong our breathing. Tapos halimbawa, nakakaranas tayo ng palpitations. Nakakatulong din siya to slow yung heartbeat down natin para mas relax yung pakiramdam natin. And then aside from that, sana get in contact din sa mga rescuers, yung mga sources of support din para yun nga mabibigyan natin ng makakakuha tayo ng tulong para mag-rebuild. And then at the end of the day ha, we recognize na we are in the typhoon belt. Philippines is really known to catch all yung mga natural disasters natin. I think at the end of the day, we all have to be prepared. Kasi every year it happens already. And alam natin because of climate change, the weather can get worse. So, from now on, perhaps magplano tayo. So kung halimbawa sa bahay and we are prone to flood areas, sana may evacuation kit na tayo. Mm-mm. Na kung halimbawa the waters come in, you just grab the bag and go. Halimbawa, if we're building our own place, tingnan din natin yung lugar kung nagpa-flood ba siya o hindi. And then sana mag-prioritize tayo din in taking care of nature. So alam natin na having more trees, yung pag-design din natin mga cities natin, napaka-importante na alam natin yung mga areas na nakaka-flood din siya. And then sana din ma-improve din natin mga drainage systems natin. So, notice nga maraming clogged dahil sa mga basura natin. And then at the end of the day, sana yung preparation natin starts during summer. Huwag naman during the wet season already. Okay, umuulan na. Yeah. Yes. Mm. Yeah. Saka, pero I would say there are many good things already compared to like many years ago. So pag-asa is very accurate now. Mm-mm. So maganda nga na yung mga government officials natin nagsasabi sa atin na sige, wala nang pasok, mag-prepare na tayo. From there, dapat maghanda na rin tayo. And then tingnan din natin saan tayo pwede pumunta in case nga na tataas yung tubig. Minsan ang ginagawa pa ng iba, pag nagsabi ang pag-asa na uulan tapos hindi umulan, nako, yes. Yung mga iba ibabash pa ang pag-asa. Nako, hindi po ninyo alam kung gaano kahirap ang trabaho ng mga taga-pag-asa at kung gaano lang po ang kanilang sweldo. Nako po, kung alam nyo lamang po yung kanilang dedication and hard work na ginagawa po para bantayan tayong lahat na to make sure na, di ba, alam natin yung mga paparating na mga bagyo at kung anong nangyayari. Kaya, kung wala po kayong magandang sasabihin, huwag nyo na po silang i-bash, di ba? Yes. And sa ating mga government officials din na like earlier, maaga sinasabihan na na mag-evacuate. Yes. We would like to follow din yung mga government officials natin, yung mga evacuation processes natin.
Kasi isipin din natin na it's not just about you, it's about them din. Yes. So kung halimbawa, linalagay natin yung sarili natin sa pinsala, we're actually risking their lives too. Totoo yan. And then kung halimbawa, they have to rescue you, ano, they wouldn't be able to rescue other people na who may need their help too. Uh-oh. So tulong-tulong tayo. Tulong-tulong. Maganda nga yung ugali ng Pilipino na may bayanihan spirit. Uh-oh. Tayo eh. So gamitin din natin, especially with the planning part before natural disasters happen. Totoo yan, Doc. At saka feeling ko rin naman, medyo nabawasan na po yung mga, nako, wag naman po magagalit, ano, yung mga matitigas po ang ulo at ayaw makinig na pag sinabihan po ng evacuate, sumunod na po talaga tayo. Dahil sabi nga ni Doc, iba na talaga din ang panahon ngayon. May climate change na, marami na pong ibang mga nangyayari na hindi naman po nangyayari noon. So it's kumbaga eh, mas okay na safe tayo kaysa sa huli eh, tayo po yung magsisisihan, hindi ba, Doc? Definitely. Kaya ano ah, kaya if you notice, more of my advice would be of prevention than the cure is. So yes, we would like uh-oh. To prepare. Kasi kailangan accept na natin weathers will get worse. Mm-mm. So ano yung pwede natin gawin para iwasan yung mga sitwasyon na to? And, pero kung halimbawa, it happens to us naman, ano yung pwede natin gawin para we'd be able to survive. Totoo. Very important yan, Doc. Naku, maraming salamat sa napakarami mong binigay na advice at tips. Siguro baka panghuli na lang, meron ka pa bang idadagdag na tips, Doc? Para mapanatili natin yung ating mental health na kahit paano ay healthy, lalo na kung tayo po ay nakaranas ng ganitong bagyo. Well, ano, the basics for mental health is also taking care of your physical health. So, sana din, when things get better, pag-summarize ko when it comes to taking care of our physical health then is sun, sleep, eat, and yung exercise din. So, we would like some sun exposure, pero sana wear sunblock kasi hindi joke yung mga UV rays natin. Yung sleep natin, sleep is actually very essential, ha? So we would also like to prioritize having enough sleep. Yung food that we eat, so napaka-importante na we're eating lots of colorful fruits and vegetables. Oo. And then yung exercise, alam narinig po kayo ni Franco at saka ni Sheila, yung aming pong yes. Makulay yes. Na gulay, tama po? Exactly, exactly. And then lastly, gusto din natin na mag-exercise. Pero ano, it doesn't have to be complicated exercise. Kahit 20 to 30 minutes of brisk walking per day, it has a lot of benefits din. So, like I mentioned earlier din, napaka-importante yung physical health is entwined with mental health. Overall, ang gusto natin ay it's balance. Yes, kailangan maging balance ang lahat. Maraming salamat, Doc, for your time at lahat ng mga binahagi mo sa amin. Ngayong hapon, we appreciate it. Thank you, Doc. Ha, sa uulitin po. Yes, thank you. Thank you for having me. And everyone, please keep safe. Yes, stay safe then, Doc. Maraming salamat. Yan po si Doc Catherine Tan, ang ating psychiatrist. Sabi ng ating mga kaserbisyo online, Chang Ami, magkahawig kayo ni Doktora. Oh, sabi ni ano, sino bang nagsabi noon? May nag-message eh, si Anthony De La Peña Moreno. Sabi niya, magkahawig kayo ni Doc. Thank you po. O sa ating pong pagbabalik, nako, eh, teka muna, meron po muna tayong flash report. Flash report. May flash report lamang po tayo. Residential area sa Makati City kasalukuyan pong nasusunog. Alamin natin ang detalye. Nagbabalita at nagseserbisyo Trisha Lindo. Trisha, kamusta? Sang Ami, umakyat na sa ikatlong alarma ang sunog na sumiklab sa Marcelo Green Village sa Barangay Marcelo sa Paranaque City. Abangan ang buong detalye dito lamang sa Teleradio Serviso at Radyo sa East 30. Kaserbisyo! Flash Report! Flash Report! Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa... Ako to, si Chang Ami. Wala pa ho kayong kuryente. Si Charity Kasipi sabi niya salamat daw kay Dr. Tan.
Sabi naman ni Anne Emerald, buti na lang talaga ang mga Pinoy, napaka-resilient. Totoo po yan. Saka, nakakangiti pa kahit may pinagdadaanan at talagang may pagtutulungan. Si Estrella Garcia, sabi niya, totoo naman po, wag na daw tayong matigas ang ulo. Pag sinabing lumikas, lumikas na daw po tayo agad. At may pagdating na namang bagyo, kaya makinig po lagi at tumutok dito po sa amin sa DWPM Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Hagupit ng Bagyong Christine. At ngayon naman po, dumako tayo sa Malay Aklan. Makakausap po natin ang kanilang head ng DRRMO. Nasa linya po si Madam Catherine Fulgencio. Ma'am, magandang hapon po. Si Chang Ami po ito. Kamusta po? Ma'am Catherine? Hello po, magandang hapon. Magandang hapon po. Si Chang Ami po ito sa Teleradyo Serbisyo. Kamusta po ang sitwasyon dyan sa Malay Aklan po? Sa ngayon po, medyo mahina na po yung effect ng habagat. And then, kahit po may signal number one, maganda na po yung, medyo maganda na po yung panahon ngayon. And then, meron po tayong mga naka-monitor sa lahat po ng areas, lalo na dito sa Boracay Island. And sa ngayon, meron tayong mga activities ongoing pa po. And lahat po ng swimming areas natin ngayon dito, meron na pong nakabantay ng mga lifeguards and on standby po yung other agency po in case of emergency. So sa ngayon po, normal po yung mga activities natin dito sa Boracay Island. Ah, so parang back to normal na po lahat. Open na rin po yung mga... Yes, ilang lugar dyan na pinupuntahan po ng mga turista, kagaya po ng mga kainan? Yes po, ma'am. Actually, meron po tayong activity ngayon sa Back Bay, sa Bulabog, yung Zumba. Yung, meron po kasing invitation si Mayor Olivares Bautista na gagawin Zumba Capital Philippines yung Boracay Island. So kahit po masama yung panahon na during planning, pinagpatuloy pa rin natin ito para isa sa mga activity ng DRM na maging para ipaabot sa tao na dapat maging resilient po in case of disasters po. Mm-hmm. Eh yun pong ano, kuha lamang po kami ng update doon po sa Bubong na nasira po ba doon sa Cagban Jetty Port sa Boracay po? Yes po, yung sa Jetty Port po, nasira po yung kanilang yung port. Pero na-report na ito sa Provincial Engineering Office and wala pa po sila estimated amount ng damage. Hinihintay po natin yung kanilang report para sa estimated damage po. So far ngayon po ay wala nang pag-ulan, medyo maaraw na po at back to normal na po lahat dyan sa inyo sa Boracay. Yes po, pero yun nga po, still under signal number one. Opo. And yung effect pa ng habagat, Saturday pa po, medyo hihina. So may mga konti-konting pag-ulan po. So yun lang po yung binabantayan natin. Okay. Sige po, that's good to know, Ma'am Catherine. Mag-iingat po kayo dyan, ha? Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat. At pangarap ko rin pong makapunta ng Boracay sa mga susunod na buwan. Yes. Kung yun ay papayagan... Yes, punta po kayo. Kung papayagan po ako mag-absent dito, mananawagan po ako. Mag-ingat po kayo, ma'am. Ha? Maganda po ngayon yung Boracay Island. Opo, maraming salamat. Yan po si Ma'am Catherine Fulgencio, ang head ng Malay Aklan DRRMO sa Boracay po. Well, it's good to know na back to normal na sila dyan. At syempre po, dun sa mga ilang lugar pa rin po na naapektuhan itong Bagyong Christine ay kaisa po ninyo kami sa panalangin na sana po ay maging mabuti at maayos na po ang inyong mga kalagayan. At syempre tayo po ay nakikiramay doon po sa ating mga kapamilya na naapektuhan nga po at nasawi ng dahil sa bagyong ito. Tayo po ay mag-ingat, ha? At sabi nga po ng ating kasama dito, sa ligtas dapat na si Ariel Rojas ay meron pa rin pong parating na isa pahong bagyo. Kaya wag po tayong magpaka-relax, abay maging handa po tayo para tayo po ay ligtas. So happy weekend po, natapos na naman ang isang linggo natin dito sa ating pong programa. Lina ho, maraming salamat. See you on Monday. Ganun din si Mommy O. Si sino ba aking hindi nabate? Si Prayer Warrior, si Beth Kamaing,
si nabasa ko na itong si Fernando. Ayan, maraming salamat. Si Matthew Ramos, Merry Christmas daw. Si Micaela Abuel, oo, sabi niya marami rin po tayong mga alagang hayop na naapektuhan ng dahil po sa bagyo. Si IDGAF, maraming salamat. At kay Luz Viminda Makabale, salamat po. Ganun din kay Agnes Reca at kay Norma Salvador. Thank you po. Kay Isa, kay Vanji Basig, kay Larry De La Cruz na nasa San Miguel, Bulacan. Kay Chris John Gatbonton, birthday daw ni CJ sa Martes. Oy, birthday mo ba CJ? Si Micaela Abuel, na ulan pa raw dun sa kanila. Mag-ingat po kayo. Stay safe everyone. Maraming salamat. At susunod na po ang programang Headlines sa Hapon with Sir Tony Velasquez. Hanggang sa Lunes po ulit. Stay safe everyone. God bless. Subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.